Magandang araw po. Discuss natin yung safe setback kung meron tayong sloping ground. Meron ako rito yung drawing. Pakikita ko sa inyo. No? Sana maintindihan ninyo yung drawing ko. Ang title natin, ano? Safe footing setback on adjacent slopes. Itong kulay green, yan yung natural grade. And then, sabihin natin, easement. Meron siyang slope. Kung ito yung foundation ng building, in-isolate natin, meron tayong load, yung reaction ng galing sa column ng building, yung total load. I-apply natin yan kung napifigure out ninyo. Pag meron tayong pressure, diniinan natin, let's say, kumuha ka ng sample ng lupa, diinan mo, ang tendency niya, itulak niya in four sides. Ito yung drawing ko, tingnan ninyo. Ito, top view. Kung meron tayong pressure sa ibabaw, ano? Galing sa poste, soil pressure to split in all sides, ano, apat na side. Then, kung mahina yung resistance ng lupa, especially dito sa side na kung saan nandun yung sloping, posibleng mangyari, itulak niya yan, tulak niya. Magkakaroon ng failure, magkakaroon ng erosion. Kaya, importante, masukat natin yung sinasabi natin, safe setback. Kung alam natin yung load ng foundation. Okay po. So, ang gagamitin natin na dimension, base doon sa calculation ko, hindi ko na pinakita, no? 1.5 meters yung depth. At ang dimension ng footing na gagamitin ko is 2 meters by 2 meters. Kailangan natin yung information na yan. Ngayon, ito na, no? LR, yung tinatawag nating total length ng shearing resistance. Kung titignan din nyo rito, no? Meron tayong red line, ginuhit ko, ng dashed line. Tinawag ko siya ng critical shear line. Critical shear line. Mula rin sa underside ng foundation. Kasi ito yung critical shear. Diyan magkakaroon ng labanan, no? Yung tulakan, yung manggagaling sa foundation, itutulak niya. Ang gagawin naman ng lupa, i-resist niya. Kasi yung lupa, meron siyang capability na i-resist yung shear. So, may information tayo na kukunin mamaya sa code. So, okay po, no? Sinabi ko rito, where LR equals total length of soil resistance. Ito, total length. Kailangan natin makompute yan mamaya. Pakita ko sa inyo. SB, safe setback. So, nagkaroon tayo ng detailed distance mula sa isang side ng foundation hanggang doon sa point ako saan nagsimula bumaba yung lupa. Yun yung tinatawag natin safe setback. Yan yung susukatin natin. And then yung X, slope horizontal coordinate. Ito, makukuha natin ito mamaya. No? Pakikita ko lahat yan. Then meron tayong parameters na gagamitin. Sabi ko rito, LB or lateral bearing. Dalawang klase. Yung isa, lateral sliding. Pagkocombine natin yan, pagsasamahin natin. Papakita ko sa inyo yung nakalagay sa code. Ito po, ano, pakibasa nyo na lang, ano, nakalagay dito, allowable foundation bearing resistance. Ang gagamitin natin, itong information na to. Ayan, 25, at saka yung isa, ito yung sa lateral bearing, ito naman yung sa sliding. Yung properties ng lupa, ina-assume natin loam soil. Ano po yung tinatawag na loam soil? Normally, ito yung sinasabi nating ideal for foundation. Pag hinukay ninyo, nagkaroon kayo ng excavation para sa foundation natin. Yung lupa, hindi siya clay, hindi putik. Ano po? At ideal, makikita naman natin kung magandang klase. No? Yung combination ng clay, silt, at saka ng sand is parang balance yung mixture nila. Yan yung ideal. Yung foundation data na pinakita ko sa inyo ay base sa loam soil. Okay po? Tuloy natin, ano? Sabi rito, code regulation. Sabi niya, if slope is steeper than 3 horizontal to 1 vertical, placement of building shall be in accordance with this section. Yun, yung section, no, nakasulat sa code. So, gagamitin natin yung mga information na pinakita ko kanina at saka yung counting calculation para makompute natin yung safe distance, yung resistance. So, kung titignan natin, no, pag-imaginin po natin, dalawang klase lang naman eh, para sa stability ng body. Kunyari, merong isang load na tumutulak siya papunta sa right side. Ang tendency, ang resistance ng gagaling sa lupa is to resist para hindi magkaroon ng collapse o hindi magkaroon ng erosion. Yun yung tinatawag natin na force na nanggagaling sa resistance ng bearing at saka ng sliding na kinuha natin as 25 kilonewton per square meters. Yun yung lateral bearing per meter, ang sabi niya. In this case, ang gagamitin natin, sabi ko, 1.5 meters yung lalim ng foundation,
Therefore, yung 25 kPa, multiply natin ng 1.5, magkakaroon tayo ng yung total bearing resistance niya at 1.5 meter depth. Sana po nasundan nyo, no? And then, idadagdag natin yung lateral resistance niya sa sliding, which is 7 kPa. Ngayon dito, makikita natin, ano? Meron ako nilagay dito. Sabi ko, P. What? P, sabi ko, 600 kilonewton. Ito yung concentrated force na nanggaling doon sa poste. Saan ko nakuha yan? Ang consideration natin dyan is 3-story, made of concrete, at 5 meters apart. Yun yung information, 600 kilonewton. Rough calculation lang po, ano? Gusto ko lang mag-present, kaya naglagay tayo ng value. Kung meron kayong mga calculation na ginawa sa project ninyo, nagdi-design kayo, natural, alam din nyo yung reaction ng poste. Kunin ninyo yung pinakamalaki. Yun yung gagamitin nating information para makompute natin yung gusto nating makuha, yung setback. So, tuloy natin, ano? Sabi ko rito, SB or safe setback, kagaya nung pinakita kong drawing kanila. Magagawa tayo ng dalawang senaryo. Kung yung natural grade, may isang klase, no? Kailangan nating makuha yung safe setback base sa slope na 2/8 o 2 horizontal to 1 vertical. And then, kailangan din nating makuha yung safe setback kung ang slope naman is 1 horizontal to 1 vertical. Bago po tayo magpatuloy. Ang dinidiscuss po natin dito pag sinabi natin na easement o yung sloping ground. Ang ibig po nating sabihin dito yung natural grade. Undisturbed. Matagal nang nakakonfine yung lupa. For years, sabihin natin, 50 years. Ano po? Hindi ito man-made. Hindi natin ginawa, hindi natin tinambak, hindi natin ginalaw yung lupa. Natural, virgin yung lupa. So, yung information na ginagamit natin, yung binigay natin kanina, nakinuha natin sa base sa undisturbed soil. Okay po? So, simulan natin. Ano? Sabi ko kanina, paglalabanan natin yung resistance lupa against doon sa shear force na binibigay ng foundation. So, ano ang natin gagawin? Calculate soil resistance. Eto na. Kaya kinuha natin itong dalawang information mula sa libro. Sabi niya rito, LB or lateral bearing resistance equals 25. Sabi ko, multiply natin ng 1.5 kasi per meter yon. So, 25 multiply by 1.5 meter in depth ng foundation will give us 37.5 kilonewton per square meter. Yung resistance niya sa lateral pressure. Yung resistance naman niya sa lateral shear na sinasabi natin i-combine natin is 7 kPa. Ito po, no? Pagsamahin natin. So, 37.5 kilonewton per square meter plus 7 kilonewton per square meter. Pinagsama natin, multiply by 2. Bakit 2? Kasi yung dimension, foundation natin, yung binanggit ko, is 2 meters by 2 meters. Kailangan nating tapatan yung puwersa na binibigay ng foundation. Kasi 2 meters yung dimension ng foundation natin. Tatapatan natin. Ang problema na lang natin yung length, yung haba, yung sinasabi kong LR. Yun naman yung kailangan natin talagang ma-resolve. So, multiply by 2 will give us 89 kilonewton per meter. Next is shear force exerted by footing. Ayan yung sinasabi ko. Ito yung alabal niya. Tinawag natin siyang V footing. V footing equals 600 kilonewton. Concentrated na yan. Yung nanggaling doon sa poste. 600 kilonewton. Now, para makuha natin ang LR, yung tinatawag nating safe required length or LR, it equals to shear footing divided by shear soil. Ito yung actual pressure o shear nang galing sa tulak ng foundation, divide natin ang shear resistance, which is 89 kilonewton per meter. Definitely, will give us LR is equals 6.74 meters. Ito yung total LR. Kung na-recall nyo yung drawing ko kanina, although yung drawing ko uli rito kanina para meron tayong reference, ano? Yung mula rin sa edge nung foundation natin, papunta rin sa intersection, yung slope, at saka yung critical line na kung saan yung sinasabi kong pwede niyang itulak, equals LR. Yun yung is 6.74 meters. Ngayon, meron tayong dalawang slope condition na pinagpipilian. Kung ang depth natin is 1.5 meters, kailangan natin yung parameters na ito. Setback equals 6.74 minus 3. Bakit naging minus 3? Kasi kinukonsider muna natin 2 horizontal to 1 vertical.
kung 1.5 meter yung depth ng excavation, dahil 2 horizontal, yung 1.5 multiply by 2. So, equals 3. Kaya yung 6.74, yung total LR. Ito, nakita ninyo yun, LR, kinukuha natin yung SB. Susundan po nyo yung SB, ano? Mula rito, sa edge ng puting hanggang doon sa kung saan bumaba yung lupa. SB equals LR minus X. Ano po? Yung X, yun yung 3 meters. Naging 3 meters siya dahil 2 is to 1 yung slope. Nasusundan po nyo, equals 3.74 meters. Yan yung safe setback. Ito, yung SB. For a slope of 2 is to 1. Okay po? Yung isang condition naman, slope is 1 is to 1, 45 degrees, mas steep siya. Ganun pa rin, ano? 6.74 minus 1.5. Hindi na natin yung multiply ng 2. Kasi nga, 1 is to 1 eh. So, 6.74 minus 1.5 equals 5.24 meters. Unat natin dito. Okay, ito ano? Slope, ano? If the slope is 2 horizontal to 1 vertical, ang safe setback is what? 3.74 meters. Okay po? But, if the slope is 1 to 1, safe setback is 5.24. Natural lang. Kasi steep siya. Mas matarik siya. So, mas critical. Kaya, hinihingi niya mas mahabang safe setback para hindi magkaroon ng erosion. Theory po ito, no? Theory. But naniniwala ako na kailangan nating magkaroon ng calculation, gamitin natin yung code, and then yung ating idea sa i-apply natin yung engineering principle para magkaroon tayo ng safe setback, ma-compute natin. Hindi tayo nag-aalala na baka pag nagkaroon ng load, natapos yung building, magkaroon ng excessive force, itulak niya yung lupa, eh magsimula yung failure. Sayang yung structure natin. Pati yung pananagutan ng designer, sa mas malaki po yung liability dahil dapat natin consider hindi lang yung structure, pati yung substructure at yung foundation, pati yung lupa na sumusuporta sa kanya, consider natin. Importante po yun. Sana po nagustuhan ninyo yung topic natin. Like and share na lang po kung nagustuhan ninyo at kita tayo ulit susunod. God bless.